Ang mga salamangkero ay ginugugol ang kanilang buong buhay para gawin perpekto ang kanilang mahika. Lahat ng ito ay ginagawa nila para sa libangan at para mapahanga na din ang mga tao. Ang ilan sa kanila ay namatay din habang ginagawa ang kanilang performance na kung saan nasa harap sila ng madla, at ang mga salamangkero na ito ang ating pag-uusapan. Mula sa isang Amerikano na nagpanggap na mythical Chinese man hanggang sa araw na namatay siya, hanggang sa isang tao na nagtangkang makatakas at sa kasamaang palad hindi na isa katuparan. Narito ang 10 salamangkero na namatay habang ginagawa ang kanilang performance. Alright, bago tayo magsimula kapatid, huwag mo sanang kalimutan i-hit ang subscribe button. Palimbangin ng kampana nang sa ganon, lagi kang updated sa mga bago nating content. Kaya, simulan na natin. Number 10, William Ellsworth Robinson. Si William Ellsworth Robinson, na kung saan pamilyar sa iyo sa pangalan Chung Ling, ay isang American magician na pinilit ang sarili niya na maging inchik at pinakita niya ito nang hindi man lang pumapalpak. Sa katunayan, hindi talaga siya nagsasalita ng English at madalas din siya nangangailangan ng interpreter sa tuwing siya ay kinakausap. At tiniyak niya din sa sarili niya na kung sakaling mamamatay siya, ay mamamatay siya ng sikat. Ang aksidente nito ay nangyari sa Wood Green Empire sa London noong March 23, 1918. Isinagawa niya ang kanyang version ng paghuli ng bala at nakakalungkot dahil ang baril na ginamit niya ay hindi nalinis pagkatapos niya ito huling gamitin. At nagsanhi ito ng pamumuo ng pulbura sa mismong tube at nagbigay ito ng sapat na lakas upang mailunsad ang bala diretso sa dibdib ng salamangkero. Na nangyari ito, biglang nagsalita ng English si William at iniling niya na mabilis na ibaba ang kurtina. Nakakalungkot nga lang na namatay siya sa ospital nung kasunod na araw. Number 9, Janaka Basyanaki. Ang mga tao, pati na din ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang, ay nangangailangan ng pagkain, tubig, at lalo na hangin para mabuhay. Kaya naman ang malibing ng buhay ang isa sa pinakamapanganib na stunt na maaaring tangkain gawin ng salamangkero. Sa katunayan, ang karamihan sa mga salamangkero ay hindi gagawa ng kilos na ito sa labas ng isang kontroladong kapaligiran. Yun ang dahilan kung bakit maraming nalilito. Kabilang na dito ang 24 anyos na si Janaka Basyanaki na mula sa Sri Lanka. Nagumuha ng pagtatangka upang talunin ang world record para sa pinakamahabang oras na inilibing ng buhay. Tuliro at walang ingat dahil na din si Janaka ay isang baguhan dito. Sa halip na magkaroon ng kupunan o safety experts sa tabi niya noong March 5, 2012, ay mas pinili niya ang kanyang pamilya upang ilibing siya sa 10 talampakang hukay at pagkatapos takpan ito ng lupa at kahoy. Iniwan siya nakalibing dito ng 7 oras bago magpa siya ang kanyang pamilya na hukayin siya. Sa halip na isang masayang Janaka ang makikita nila, isang walang malay na Janaka ang nakita nila at hindi na din to humihinga. Mabilis din naman siyang dinala sa ospital, subalit sinabi na siya ay dead on arrival. Ang malungkot na bahagi ay ang kanyang pagtatangka sa world record ay hindi kinilala dahil itunuring nila itong napakapanganib at napakadelikado. Number 8, Royden Joseph Gilbert Rayson de la Genesta. Si Royden Joseph Gilbert Rayson de la Genesta, o tawagin na lang natin Genesa para sa kapakanan ng karamihan, ay isang American magician na ang signature trick ay ang lata ng gatas o water barrel escape trick. Ang trick na ito ay nakalak siya sa loob ng lata na puno ng tubig at siya naman ay tatakas. Sa trick na ito, kailangan ng salamangkero na makatakas bago siya malunod, na kung saan naging kaakit-akit na panoorin. Sa kasamaang palad, hindi ito palagi ang kaso. Maraming beses na din niya nagawa ang trick na ito. Subalit, noong 1930, ang lata na ginamit niya ay nayupi, na kung saan nagdulot sa kanya para malimitahan ang kanyang pagkilos. Sa kasamaang palad, siya ay nalunod. Ang kanyang pagkawala ay nagkaroon ng isang epekto sa mga kasabay niya, tulad ni Houdini, sapagkat ang water trick barrel na ito ay mas papangarib kaysa sa iba. Number 7, The Great Lafayette. Ang totoong pangalan niya ay Sigma Neiberger. Si Great Lafayette ay isang salamangkero na German na dating may pinakamalaking bayad noong kanyang panahon. Mahal niya din ang lahat ng hayop. Subalit, mas mahal niya ang kanyang alagang aso na si Beauty, na kung saan ay isang regalo mula kay Great Harry Houdini mismo. Pinapakain niya din ng 5 beses kada araw ang kanyang aso at nilagyan niya ito ng collar na puno ng diamante. Sa kasamaang palad, noong 4 na araw bago ang pagbubukas ng palabas sa Enderberg, ay biglang namatay si Beauty. Nakipag-usap si Lafayette sa City Council na payagan siyang ilibing sa Pershing Cemetery pag siya ay namatay na, at nakiusap din siya na dun ilibing si Beauty. Sa pagbubukas ng gabi ng palabas noong Mayo 9, 1911,
ay sumiklab ang apoy habang ginagawa niya ang kanyang signature trick, ang The Lion's Bride. Nagawa niya rin naman makatakas sa gusali. Subalit, bumalik din siya agad sa loob nang napagtanto niya na ang isang kabayo na ginamit niya sa palabas ay nakulong sa loob. Bukod kay Lafayette, 10 iba pang tao ang namatay. Dahil ang pintuan sa gilid ay nilak bago magsimula ang palabas. Sa uli ang katawan ni Lafayette ay inilibing katabi ng kanyang aso. Number 6, Madame Delensky. Pinag-usapan na natin ang tungkol sa gun trick na kung saan kinuha ang buhay ng isang magician sa ating listahan. Ang trick mismo ay lubang mapanganib. Kaya naman ito ang naging dahilan kung bakit patuloy itong ginagawa ng mga salamangkero. Ito ay garantisadong patas. Dahil sa kabila ng tunay na walang pinapaputok na bala mula sa baril, 15 pagkamatay na din ang talagang naiugnay dito. Bukod kay Dueling Sioux, ang isa pang pinakakapansin-pansin na pagkamatay na nangyari noon sa Polish ay ang magician at ang kanyang kasawa na si Madame Delensky na kung saan gumanap sa Germany noong November 1820. Sa kanilang version ng gun trick, si Madame Delensky ay haharap sa isang firing squad na binubuo ng 6 na kalalakihan at sinabi niya na kaya niyang pigilan ang lahat ng bala. Sinabi ni Delensky sa mga sundalo na maglagay ng blankong bala sa baril. Subalit, ang isa sa mga sundalo ay hindi nakinig sa instruction at naglagay ng isang totoong bala. Si Madame Delensky ay tinamaan sa tiyan at namatay sa ospital makalipas ang 2 araw. Number 5, Dr. Vivian Hensley. Si Dr. Hensley ay ginawa ang kanyang trick na tinatawag na paglunok ng razor blade sa harap ng kanyang anak. Ang trick na ito na ginawa niya ay ang pagpapanggap ng paglunok ng blade na kung saan tinatago niya sa manggas ng kanyang kasuotan. Maraming beses na din naman niya nagawa ito. Subalit, noong July 6, 1938, siya ay nadulas at bigla na lang aksidenteng nahulog ang blade sa kanyang lalamunan. Pinakain siya ng kanyang asawa ng maraming bulak habang dinadala siya sa ospital. Sa kabila ng ilang mga x-ray at 2 laban sa operasyon, hindi matagpuan ng mga doktor ang labaha at namatay siya makalipas ng 4 na araw. Number 4, Black Herman. Ang Black Herman o sa totoong pangalan ay Benjamin Rooker ay isa sa pinakaprominenteng Amerikanong salamangkero noong panahong yun. Subalit, dahil sa batas sa Jim Crow, madalas siya nagpe-perform sa mga black people sa timog at naging tanyag din siya sa ibang lugar. Ang isa sa signature illusion na kanyang ginamit sa susunod niyang palabas ay ang paglibing sa kanya na 3 araw at pagkatapos siya ay nagpatuloy sa palabas. Siya ay napakahusay sa gritong uri ng taktika at noong namatay siya sa atake sa puso noong 1934, wala talaga naniniwala na siya ay patay na. Sa huli ang kanyang promoter ay siningil pa din ang mga tao para makita na talagang siya ay patay na. Number 3, Charles Rowan. Si Charles Rowan na kilala rin bilang Carl the Magician o Carl the Mysterious ay isang salamangkero sa Timog Afrika na talagang dalubasa sa pagtakas. Ang kanyang signature move ay ang pagtakas mula sa straight jacket at pagtalon sa tambak na basag na baso. Noong 1930, si Carl ay gumanap sa Spring Fountain o Orange Free sa State of Africa. Noong araw na yon, siya ay nagtatangka na gumawa ng napakapanganib na stunt na kung saan siya ay nakatali sa isang straight jacket habang ang isang lalaki ay sasakay sa kotse at susubukan siyang sagasaan. Ang kotse ay may layo na 200 yards at may bilis na 45 miles per hour na kung saan kung gagawin mo ang mat, kakailanganin niya lamang na 10 hanggang 15 segundo upang makatakas. Sa kasamaan pala, noong araw na yon, siya ay mabagal. At di na natin kailangan pang imagine kung ano ang susunod na nangyari. Number 2, Isla Fisher. Ang aktres na to na si Isla Fisher ay nag-perform sa Chinese Water Torture sa palabas na Now You See Me. Ang malamang na hindi mo alam ay halos muntik na siyang malunod habang kinukunan ng eksena. Ayon kay Fisher sa isang interview sa Daily Mail noong 2013, mayroon talagang maraming safety precaution sa lugar nung kinuna ng eksena. Meron din isang panic button sa loob ng tangke na kung saan pipindutin niya kung sakaling may mali. Mayroon ding isang safety diver kasama ang naka-standby na oxygen. Subalit, sa kasamaang palad, binalot ng pangamba si Fisher. Hindi niya maabot ang panic button. Hindi rin niya nagawang gamitin ang kanyang mga kamay upang ipaiwatig sa safety diver na nagkakaroon siya ng mga issue. Sa palabas ito ang nakita mo ay talagang tunay na nangyari. Nagawa niya makatakas at kumpletuhin ang trick sa tamang oras. Subalit, kailangan niyang pigilan ng kanyang hininga sa loob ng 3 minuto habang ginagawa niya ito. Number 1, The Amazing Joe. Si Joseph Burgess na kilala bilang Amazing Joe ay hinahangaan si Joseph Houdini
Kaya naman ito ang dahilan kung bakit siya naging salamangkero. Subalit, sa halip na maging inspirasyon si Boris ay nahumaling sa pagiging mas tanyag kaysa kay Houdini. Kaya't sa Halloween night noong 1992 na hindi sinasadyang anibersaryo ng pagkamatay ni Houdini, sinubukan niyang gawin ang hindi pa nagawa ng kanyang idolo. Pinusasan ni Amazing Joe ang kanyang sarili at nagpakulong sa homemade coffin at pagkatapos ay inilibing siya sa lalim na 7 talampakan. Hindi pa siya nasiyahan doon at nagdagdag pa siya ng semento. Suma total nakalibing siya sa ilalim ng 7 tonelada ang bigat. Nung una okay naman siya, subalit ang bigat ang talaga nakatapos sa kanya. Ang bigat na ito ay sapat na upang durugin ang ginawa niyang kabaong. Meron talagang video sa online na kung saan ipinapakita ang kaganapan na ito. Subalit, mas maigi kung ikaw na lang mismo manood. Ilan lamang to sa 10 salamangkero na namatay habang ginagawa ang stunt? May kilala ka bang magician na magaling sa bagay na ito? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. At para sa higit pang content, be sure na mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga bago nating content. Muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.